Hello and welcome back to the Good Looking Vlog. This is the Good Looking Guy. This time, kailangan na natin siyang lagyan ng FRP, roller, underguard, guide bar. Sobrang dami pa pala natin kailangan ilagay. Let's get started. Okay, so ang unang-una natin gagawin, sigurado na ako, ay maglalagay tayo ng underguard mula sa FMA. Tekan gumamit kahit anong kulay mula dito sa ilalim. Ito na yung underguard. Okay, maganda ang clearance. 4mm. Talagyan na natin ng FRP. Regular na FRP lang. This would be it. Tignan natin kung parehas lang. Excited na ako. Pasok. Gagamit tayo ng FRP na rear and front pang V-Zay. Tapos lalagyan muna natin ng screw. Ngayon, kailangan natin lagyan ng skid bar. Bakit ko lalagyan ng skid bar? Para hindi ako lilipad sa rampa. Kinuha ko to sa MA, ito kinuha ko sa FMA. And that's how I do the skid bar setup. May skid bar na siya, well protected na siya, mag-crash man siya, okay lang dahil may FRP. Sa harap, pagtatama siya sa slope or sa bank, okay lang. Mabagal siya, mababawasan ang kanyang speed, hindi masyadong lilipad. Sabay mo pa na yung brake sa likod. So, give or take, nasa 2mm. Masyado po, mataas ito eh. For the rollers, gagamit ako nitong 19mm na plastic roller na blue. Makukuha to dun sa blue upgrade parts, tune-up parts ng Tamiya. Next roller. Siguro ibababa ko pa tong skid bar. Ewan ko, hindi ako sigurado. Eh, lagyan natin ang stable na blue. Lock lang naman. Hindi naman siya magiging stabilizer ball. Magiging lock lang talaga. Ayoko lumipad yung mga rollers ko. So now this will be a problem kasi pag maglalagay ka ng roller dito, may tendency na sumabit ka doon sa racetrack. Nandito sigurado sasabit ka. Mahihirapan ka na mag-recover. So ang option mo ay either sa taas lang ang roller pero wala kang panalo sa change lane, or ilagay mo na sobrang baba na lang. Siguro susubukan natin gawin, ilagay natin sobrang baba yung roller sa baba nang hindi gumagasgas sa racetrack. So that's the rear roller setting. Panalin tayo sa cowl part. But before everything else, natural kailangan natin pinturahan to. Pero bago yun, kailangan muna natin lagyan ng stencil. Kasi ayokong lagyan ng sticker. Gusto ko mag-remain na transparent dito sa part na to. Kukunin niya yung sticker niya. Pero sayang yung logo ng Tamiya eh. Gusto ko yung logo ng Tamiya eh. Nain muna natin ang windshield. So kukunin ko itong windshield. Kukunin niya yan. Yung sticker. Ididikit natin sa pantalon. Dinidikit ko sa pantalon ko. Bakit ko ginawa yon? Para maging malikabok at mas madaling tanggalin. Pagkatapos, ididikit nyo siya. Hindi dito sa ibabaw, dito sa ilalim. Bakit ko ginagawa to? Dahil ang Lexan, sa mga hindi nakakaalam, ay pinipinturahan sa inside. And of course, hindi ka makikisama. Work, damn you. Okay, so third time's the charm. Sa wakas, gumit na ka rin. Meron siyang konting extra dito, but we'll work with it. And then we're ready for spray paint. Isprayan ko siya off camera kasi gabi na. Hindi nyo na rin makikita, number one. Number two, papaspasan ko lang. Baka mamaya mamura ako ng kapitbahay namin. Now that it's all painted, it's time for that ASMR shit. Hindi na natin kung gumana. You know. Eh, hindi siya perfect. Natural, hindi siya perfect. Pero pag ganito, pwede din siyang linisan ng cotton buds tsaka lighter fluid. Paano yung punasan? Yeah. I call that fair. Pwede niya. Next, kailangan natin gupitin.
Na-explain ko sa inyo kung bakit sa tingin ko isa to sa pinakamagandang cowl. Kasi kung iisipin nyo, ang shape ng kotse parang pakpak ng eroplano. Pupunta yung hangin sa ilalim na mabilis. Pupunta yung hangin sa ibabaw pero babagal siya. So magkakaroon ng low pressure area dito, magkakaroon ng high pressure area dito. Ngayon, ang tendency niyan, mas gagaan yung kotse. Andun na ako. So, medyo pangit yun para sa kotse na gumaan pa kasi mawawala yung traction mo sa gulong. Isipin nyo na lang umaandar yung kotse nyo ng pagkabilis-bilis, aangat yung nasa harap. Pangit, di ba? So, ang kinaganda nitong shape na to, may spoiler sa likod. So, kahit anong mangyari, pagpalagay na natin, malaki ang impact ng aerodynamics sa kanya. Low pressure air, bababa, itutulak din yun nasa likod mo dahil dito sa spoiler na to. So, maximum magkakaroon ka ng drag na konti, pero ang kinaganda nun, itutulak niya naman pababa yung kotse mo. So, sa tingin ko yun ang kinaganda nitong shape na to. Now, pwede ka magkaroon ng ibang kit na may ganitong shape, na shape ng totoong kotse. Kaso nga lang, pagdating talaga sa bigat, doon kayo magkakatalo sa bigat. Mas maganda pa rin talaga ang mas magaan na cowl. So, sa Lexan, meron siyang film na kailangan mong tanggalin bago makabitan ng sticker. Dahil kundi magmumukhang matte yung finish mo. I'm gonna try pulling it na isang buo. Ooh, oh, fuck, what's that? Hindi siya perfect. Di bali, nice na. We'll go with it. Hindi ko talaga alam kung paano to. Wow, maski wala ng kaul, pwede na eh. Oh, sakto. Put on the sticker. Kailangan na natin lagi ng battery. The chassis meets the cowl. Another build done. Ang saya-saya ko dahil ito yung unang-unang kotse ko na magkakaroon ako ng second chance na makita nga ang totoong potential nitong kit na to itself na hindi na pa Frankenstein at minimum modifications lang. Sa nakita niyo naman, nagdagdag lang ako ng underguard tsaka skid bar, tapos nagdagdag ako ng dalawang FRP, isang VJ, isang normal na multi-stay sa harap, tapos nagdagdag lang ako ng roller. Plastic pa rin. Alam nyo, siguro kung meron lang tong lalagyan ng weights, hindi ako mahihiyang isama to sa T-Mac, sa totoo lang. Pero hindi siya malalagyan ng weights dahil dun sa cowl. So, hanggang super stock lang talaga siya. Hindi na siya pwedeng hindi na siya pwedeng um-upgrade dun dahil wala ka namang paglalagyan ng weights eh. So, I hope you guys enjoyed this build, another car. Alam nyo na kung saan to papunta, di ba? Sa susunod na episode. So for the good looking vlog, this had been the good looking guy, and this had been the TRF Racer Junior Black Special build ng Natural Damia. Until next time, keep on racing. Peace.